All right, well, you know how here in America, they always say that any dish gets better with bacon? Well, tayo mga Pinoy, may version tayo niyan. Lahat mas malasa pag nilagyan mo ng gata. We all go gaga over gata. Agree or disagree? Well, when I heard that the king of Kapampangan cuisine concocted a gata version of my favorite dish, I instantly craved for it. Let's head over to the Isla Kitchen with Mel and Jel to have a taste of their caldereta sa gata here on Makua Ka Sa Tikim. Hi mga ka-nation! Welcome to another episode of Makuha Ka Sa Tikim. At syempre, kasama ko, the king of Kapampangan cuisine, Chef Melvin Pare. Pare Koy, kumusta naman? Pare Koy, ako nga, nagulat ako sa'yo. Sige, excited ako. So anong lulutuin natin sa ating mga ka-nation ngayon? Caldereta. Caldereta sa gata. Caldereta sa gata. Caldereta sa gata. Caldereta na may gata pa. Mm-hmm. Okay. Sounds interesting. Yes. Mm-hmm. So umpisa ko na, Jel. Okay. Bawang. So, mag-iisa po tayo ng bawang. Okay, laging gisa yan. Tapos, blandi. So, maraming bawang, mas masarap. Sibuya. At mas malasa. So, traditionally, yung ating classic na caldereta, ano siya eh, yung wala siyang gata, di ba? Ngayon naman, meron siyang twist of gata. Yes. Oh. Yun ang kinaibahan niya. Papakita ko sa'yo, Jel. Yan, gigisa natin siya. Gigisa tayo ng short ribs, di ba? Mm-hmm. So, ang gamit natin yan is short ribs. Yan, gisayin natin itong mabuti yung mga ka-nation. As usual, pag wala na yung dugo, pwede na tayong maglagay ng extender para mawala yung lansa. Sabi nga na matatanda. Ano yung ingredients natin dito na lagi siyang nandito? Alam mo, Jel, kung ano yung sa mga yan? I guess... Ano? Pineapple juice. Pineapple, yan. Dito po sa isla, we always use the pineapple juice po yung sa aming caldereta. Sa sikreto. Mm-hmm. At yan. Lagi natin sinishare yung ating the way we cook sa ating mga ka-nation para matuto din silang... Yan. Edugisado na po ng todo yan. Lalagyan natin ng konting patis. Ang patis po, pag tumatagal, lalong sumasarap. Kaya, maaaring lagay siya sa pinakauna o pakuluan muna ng matagal. So, right. Yeah, lagyan natin ng toyo. So, konting konti toyo. Lang, konting toyo lang. Konting toyo. Yeah. Ang sabi ni tatay, pakuluan muna yung bell pepper sa lasa niya, sabi, sa mga timpla niya. Lagyan natin ng garbanzos, green peas. Yeah. Tapos, kasi yung sa bell pepper, meron siyang sweetness, di ba? Yes. So it also gives flavor sa ating meat. Yes. Isang potato. Yan. Kunting tomato sauce. Tomato sauce. Ito yung tomato paste. Yan. Itong ating pineapple juice. Di ba nagpapalambot siya sa karne? Yes, oo. Mm-hmm. Kailangan natin ng gusta. Pag pasok ng lasa niyan, pwede na tayo magsabaw at palambutin siya. Yan, gusta. Hanggang lumambot yan. So, hintayin natin lumambot yan for 20 minutes to 30, hanggang lumambot yan ng todo. Yan, Jel, reduce na at mukhang medyo malambot na. Now, kailangan natin lagay yung ating papanghang, di ba? Ang sili. Tapos, ito yung twist natin. Ayan ang twist niya. Meron siyang coconut milk. So special na special talaga. Tapos yung parang pinaka-ating MSG, yung butter. Ayan. Mm-hmm. Yung butter. In Kapampangan, pampalinamnam. Konting asukal. Asukal. Ayan. Here you go. Ready na? Ready for plating. Ready for plating. Amoy mo yung gata. Talagang naaamoy ko yung gata. Malambot na malambot yung short ribs. Malalasahan mo yung anghang, manamis-namis siya, at saka yung kick ng gata. Ayun ano doon, yung kick ng gata. Actually, bagay ito sa ating crispy fish. Mm. Pwede rin sa grill yan ang ating inasal. Mm-hmm. Chicken inasal, bago sa dishes natin yan, di ba? At syempre, ako naisip ko rin bagay ito sa chop suey. Chef Mel, saan tayo matatagpuan? Nandito po tayo sa 5720
Maury School Road, Newark, California. At saka sa pinakaunang branch sa 422 San Mateo Avenue, San Bruno, California. MyIslaRestaurant.com. Hanggang sa muli po, dito po sa Tourist Food Destination, Abe! Manyaman, Kenny! Kadarito sa Gatas!